Ang ganda talaga ng kulay nitong mga philodendron birkins at saka itong si philodendron sun red. So hello, dito naman tayo sa ating weeping garden. Ngayon naman po, samahan niyo ko, tayo ay magpo-propagate ng ating birkins dahil tignan nyo na, ano na, labas na yung aerial roots. Kaya, kailangan na natin silang maglabas sila ng panibagong suloy dito. Ito ang haba ng kanilang mga aerial roots. Ito may kain ng ano, uod. Ayan. Ang ganda na ng kulay, oh. Nag-white siya. Tapos, bali dalawa tong paso na to. Ito pa yung isa. Ayan. Ito na rin yung ano, aerial roots na din siya. Ayan. Para dumami sila. Ayan. Tapos, ating philodendron sun red. Kasi ang haba na rin ng kanilang aerial roots. Ayan. Ang haba na rin ng kanilang aerial roots. Kaya kailangan na silang i-propagate. Para yun nga, dumami yung ating sun red at maglabas sila ng panibagong suloy dito. Ayan. Ang ating mga philodendron ay hindi naman sila ano. Hindi naman sila mga sensitive, napakadali lang nilang ano, buhayin. So ayan, tara, samahan niyo ako na mag-propagate ng ating mga magagandang philodendron at philodendron sun red at birkin. Tara, walang iwanan hanggang sa dulo. Sama po kayo. Ayan, start na po tayo. Unahin natin itong si Birkin. Susuot nga po pala ako ng gloves dahil nga may mga bata kasi para sure na rin na hindi mapasukan ng ano yung ating mga kuko. Dahil nga may alaga akong baby, kaya para sure mag-gloves na lang ako. Tsaka ano, plastic naman to kaya magaan lang, madali lang dumakot kung sakali ng ating mga potting soil mix. So ayan, meron akong tatlong cup dito. Itong dalawang kapat magkaparehas, doon na lang natin ilagay sa dalawang birkins, tapos yung isa doon sa philodendron sun red. Naglalagay ako ng uling doon sa ilalim. Then, saka ko lalagyan ng lupa. Ang lupa pala, yung ginamit kong lupa, merong marami siyang ano, coco cubes. Mas gusto ng mga philodendron yung marami coco cubes. Ayan, so kakapula. So, ikakapula dito sa parte yung ibaba. Kukuha yung kanyang aerial roots. Ayan.
siya. So, nag-aus muna siya dyan. So, isunod naman natin yung ating pangalawang burkin. Ganon din ang proseso. May bunot din sa ilalim, tapos lagyan din ng mga lupa. Ayan. Tapos yun nga, ihiwalay na naman yung may aerial roots doon sa kanyang mother, sa mga kanyang mother plant. Sunod naman natin itong si Philodendron Red Sun o Sun Red. Kahit sa kapagbalik na rin yung pangalan nila. So, si Philodendron, ito yung malalaki yung dahon. Tapos, yun nga red yung pag nag-start na bumuka yung dahon niya o tumubo, red yung kulay. Tapos, nag-change to reddish, purple. Tapos, kapag ka nasa yung tamang gulang na yung dahon, nagaan na siya, talagang nagigreen na yung dahon niya. So, ayan yung ugat niya, yung umano na siya sa, tumbo, umano na, kumapit na siya dun sa lupa, yung mga ugat niya, dahil matagal na nga ito na lumabas yung mga aerial roots, ay hindi ko lang naaasikaso, kaya, ayan, sigurado naman na mabubuhay ito, dahil nga, ang mga Philodendron ay napakababait. Hindi sila mahirap alagaan. Tapos yun nga, lalo na nga ngayon, rainy day, rainy season, talagang madali lang silang, madali lang silang mabubuhay, madali silang kakapag-adjust. So, ayan, tapos na tayo. After nating itanim, ay ito, didiligan na natin siya at ilalagay muna natin sa yung hindi sila direkta sa araw.
Yan, dahil lang, yun nga, sabi nga tag-ulan ngayon, kahit ilagay lang natin siya sa mga gilid-gilid lang, yung maaambunan lang sila ay mas madali silang, mas mabilis na silang makaka-recover. Ayan, diligan muna natin sila lahat. Tapos, ito nga palang ano, yung pinagtutulan, papatakan ko siya ng ano, kandila para maglilumpo yung sugat at hindi pasukan ng hindi siya mapunggos dahil natag-ulan niya para hindi siya ano, makakasing mabulok. Pwede rin yung cinnamon powder kaso naubusan ako ngayon ng cinnamon powder kaya pwede naman itong ano, kandila. Sa isa saka dun sa isa pa, so ayan, okay na, ayan, para sure na nakoberan yung kanilang ano, sugat. So ayan, tapos na ang ating propagation ng Philodendron Birkin at ang Philodendron na Red Sun o Sun Red. Ito yung kanilang mga mother plant. Ayan, napatakan na ng kandila yung kanilang mga sugat. Dito muna sila sa gilid, yung hindi muna sila mauulanan. So ayan, dito ko na po i-end ang aking video. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood, tumambay, sa lahat po ng sumama sa akin sa araw na to, sa lahat po ng sumilip hanggang sa dulo, sinamahan niyo ko, maraming salamat. So kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like and subscribe to my channel. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Keep safe, everyone.